nagagaling ko lang sa remittance center. Grabe, sobrang ginit. Kanina sobrang lakas ng ulan. Buti na lang. Medyo kumalma na. Wala na masyadong araw. So, ayan. Ngayon, pupunta ako sa Evia kasi mag-meet kami ni Kuya Gemay kasi umorder ako sa kanila ng kare-kare tas dalawang bopis kasi ang sarap magluto ng nanay ni Mimay talaga. Nung natikman ko yun, grabe, ang sarap talaga. I mean, nagustuhan ko talaga siya as in. Kaya sabi ko ngayon, nagbumalik sila sa luto-luto, business ng mommy niya and daddy. Ano, sabi ko po order ako eh, magsa-stock na ako sa bahay or papasta ko ilang mama tas init-init na lang for ilang days. Diba? Teka lang, parang ang kapo ng labi ko. Ang sakit kasi parang meron akong something dito na para akong magkakaroon ng tag ito. Para akong magkakaroon ng ano ito? Basta, ayun na yun. Hindi na ako makapag-isip. Pupunta rin ako na Evia and bibilan ko si Hugo ng mga ano, ng mga gusto niya ng parang puzzle ba or parang Lego. Pero hindi Lego guys kasi masyadong mahal yun. Tapos, diba, mawawala lang or what. Mahirap na. Diba? Tsaka nabibili na ganun pag alam niya na ingatan yung mga gamit niya. Kasi pag ngayon, madali pa siyang magsawa. But anyway, mag-ano muna ako. Mag-drive muna ako. Thank you so much, Mommy Gem, sa pagbigay sa akin. Family daw to ng, ano, kamag-anak daw to ng money tree. So, baka malay niyo, diba? Binigay niya, didiligan ko yan mamaya. Ayun guys, so babiyahe muna ako and di pa ako nakapag-edit ng vlog. Grabe, sobrang pagod ko kahapon kasi syempre hati-hati yung oras sa business para wala ako ma-miss out lalo na pag mga nagbabayad. Na-enjoy ko na yung GCash ngayon kasi mas mabilis. Ayun, mas mabilis sila nakakabayad. Na-enjoy ko na siya and mabilis magpadala ng kung ano-ano pag may ano rin ako, may babayad ako sa mga stickers, sa HS or saan man. And sa mga investors ko, thank God kasi nakaraos, nabigay ko na sa kanila yung mga interest nila for this month. Ayun, sobrang God provides talaga, wala akong masabi. And tawag dito, ayun nga, pinag-uusapan namin ni Daddy kanina about sa Beagle kasi gusto niya talaga, ever since talaga gusto niya bumili ng aso. Kaya lang kasi Beagle talaga yung gusto niya. And si Yugo rin kinukulit ako. Pero sabi ko kay Daddy, paano yan kapag hindi niya siya work from home tapos ako, ang lifestyle ko or lifestyle naming dalawa on the go. Pagkasama naman yung aso ng weekends, paano yun? Imbis na mabilis ako matatapos na mag-ayos-ayos ng orders, magpapadala, di ba mahati yung oras? Sabi ko kay Henson, pero parang gusto niya talaga. Kaya lang, alam niyo yun, ang hirap. Pinarealize ko sa kanya na sana maintindihan niya rin yung pinapoint out ko na sa lifestyle naming dalawa, hindi pa talaga advisable. Si Pinat nga eh, di ba? Kaya lang, kay Pinat naman kasi nahirapan din kami i-handle. Kasi nagiging busy rin kami, like kami umaalis, tapos may work siya. Tapos, tawag dito, si Hugo na allergy sa mabalahibong aso. Hindi ko lang alam sa Beagle kasi Pino yun. Pero, sinasabi ko kay Daddy kasi na, alam mo yun, oo, yes, ipoprovide naman ni God yan. I mean, kaya naman, hindi naman sa pagyayabang guys. No, don't get me wrong. Kaya naman naming alagaan. Kaya lang kasi nakakaawa kasi yung aso, di ba? I mean, kaya namin i-provide yung needs niya. Pero kasi ang nakakaawa doon yung time namin kasi hating-hati may baby pa kami. Sabi ko naman yun sa kanya, kaya lang gusto niya talaga ng Beagle. Pero alam niyo yung kausap ko siya kanina kumakain kami, tahimik lang siya. Tapos para siyang bata na nanonood ng video. Tapos kinukonsyaba niya po yung anak niya na, Mommy, I want Beagle. Kaya tas si Hugo naman inuuto rin ako. Kung i-ano ka daw, kung aalagaan ko ba daw yung aso, if ever, ganito. Sabi ko, hindi ko maalagaan kasi mommy is busy. Tapos sabi niya, it's okay, ano, sabi niya, mommy and the daddy and Hugo will take care of it. Pag ganun-ganun pa siya. Tapos bago ko umalis, sabi ko, bibilan ko siya ng mga parang Lego. Sabi niya, no, mommy, I want Beagle. Hindi siya makonvince na, ewan ko ba, basta hindi ko pa alam, pero wala kasi nakakaawa kasi yung aso talagang parang ano yan eh, parang anak mo na talaga yan. Tsaka diba, I mean yung kung paano mo siya mapapakain eh, kung aalis kami, hindi man may iwan yan kila mama kasi may ibang inaasikaso rin si mama. So hindi ko alam, sobrang, pero sabi ko kay daddy, sige kung gusto mo, bilhin mo talaga. Okay lang, walang problema, bilhin mo yan. Pero huwag mo akong asahan na 100% is talagang, alam mo yun, kasi meron talagang inborn or talagang love yung mga dogs. Pero kasi ako, 50-50 ako guys. Unang-una yung personality ko or yung lifestyle ko is hindi talaga tutugma na mag-alaga ng aso. I mean, yung talagang on time ko siyang mapapakain,
malilinisan, ganyan kasi nga, 'di ba? Sobrang hindi naman sa pag-aano rin, ang daming orders talaga every day. Ako lang nag-aasikaso, wala akong assistant, wala akong katuwang. So minsan nga ngayon pa lang nagkakamali na ako ng mga padala, minsan kulang, minsan naman sobra. What more kapag may alaga ka pa? So alam mo yun, parang madadagdag ko siya sa iisipin ko sa ginagawa ko. Okay lang kung si daddy lang nag-work katulad dati, tapos ako sa bahay, focus na ako kay Hugo. Okay lang yun. Pero kasi ngayon iba, nagtatrabaho na rin ako and may business na rin talaga ako. And thank God kasi everyday talaga maraming orders. Tapos every weekends, ang dami ko talagang pinapadala. So alam mo yun, hindi talaga kakayanin oras. So, yun pinapa-realize ko kay Heinz. Sinabi ko rin sa kanya na okay lang kasi work from home siya ngayon. Paano pag after yan? Tapos ganito yung lifestyle ko, iwan-iwan ko. Kawawa, di ba? Lalo paano pag nagkasakit. O kaya pag gusto mo pa ng busy-busy nga siya sa work. I mean, marami siyang meeting. Sabi ko, paano yan pag gusto mo ng quality time na matutulog ka tapos yung aso maaga magigising? Yun yung pinapaalo ko sa kanya. Di ba? Pero believe ako sa mga tao talaga na dog lover, talagang alam yon, may heart talaga mag-alaga. Hindi naman sa wala akong heart, guys, sa mag-alaga ng aso, pero kasi iba-iba tayong lifestyle, iba-iba tayong, 'di ba? Iba-iba tayong mga personality, and iba-iba rin yung tinadhana sa ating buhay. Na katulad namin kasi kami lang sa bahay. Mabuti kung marami kaming kasama, may mag-aalaga, may magpapakain, may magpag-iiwanan kami. Eh kung wala, mahirap. Tapos maintenance pa 'yan. Pupunta ka pa ng mga katulad dati, 'di ba? Punta-punta ka pa para makapagpa-injection, etc. Yung mga ganun bang bagay. So mahirap talaga, as in, ang hirap. But anyway, basta bahala na. Lobat na pala ako, ano ba yan? But anyway, later na lang ulit, di ko pala dinala yung battery ko. Ayan. May na lang, guys. Hindi ko na dinala yung camera ko kasi lobat na rin siya. Mabibigatan lang ako. Anyway, nakapang-workout na ulit ako dahil mamaya mag-workout ulit ako. Sasamantalahin ko naman dito Friday. Makapag-workout ako kasi busy-busyhan na on weekends na naman dahil maraming orders na ng mga resellers and yung sa mga pantulog kasi kasuhin ko pa. Pero guys, promise, maganda yung mga pantulog. And may new design ako on Saturday. Grabe, super lamig sa part na to. Ano pa naman ang shorts ko? Ang nipis. Pang-workout ko to eh. Nakakaloka. Dito ako, guys. Bibilan ko rin siya ng mga pang ganito niya. Play-doh. Tsaka, may hanapin muna ako. Ayan, pinatawagan ko si Hugo. Mas gusto niya tong animals kesa dun sa vehicles. And then this one, blocks and crafts. Ayan. Para may activities din siya sa bahay, may iba naman. So, andito na daw si Kuya Jemai. Kaya, ayan. Iminit ko na. Siya lang daw pala kasi si Mimai. Si Mimai daw may kailangan asikasuhin. So, ayan. Ito na yung binili ko kay Hugo. Nagtaas pala sila ng 20 pesos per item. Grabe. Ayan, kaka-uwi ko ng dumano kay mama kasi binigyan ko rin siya ng bopis. Tapos nabigyan siya ng sinigang sa rice for Hugo. At kasi ko naisipin yung food ni Hugo kasi bala ko pa siya bilan later. But anyway, dad, asan yung mga pandesal? Thank you so much, Ate Net. Grabe to. Binigyan niya pa ako ng extra lychee. As in, teka lang, mag-thank you ako. Asan yung mga pandesal? Naglalaway na ako. Hindi ko na... Oh, mom, see? Tinuruan mo. Akin na yung pandesal. Oh, next time. It's a Best Buy, Mom. I bought you something so you can play with it. Bigel, where will you get the money? Do you have money? I want a Halloween like that. Pero, you take a bath na. Kasami, I miss you. See, what's Bigel? Dad, asan na yung pandesal natin? Oh, wait, okay now. Wait lang. Ito, hindi ko nga na-vlog to last time. Grabe, ang sarap kasi alam nyo ba, ang gapit ni Ate Net dito.
is ham na medyo may kamahalan at mozzarella. Promise, super as in sarap. Nakadalawa ako nito, pero ang gagawin ko is mapabili siya ng... Daddy, why did you do that? Sobrang ano lang po to. Super rich na ham tsaka cheese. Why do you want bagel? Who will take care of the bagel? You? We're gonna give him a bath? Yeah. Huh? I want a bagel. Sarap. Ang sarap ka na pong may hot sauce. Yung gano'ng gano'ng kahit yan. Diba? Grabe. Ang sarap. Ang sarap nga dahil pag may hot sauce. Siguro mas masarap to yung hot sauce na yun. Sobrang ahang. Ano yan? Yung mama something. Dahil tingin ako. Hindi pa malamig eh. Thank you so much, Ate Nat, sa palaychi mo. Katapos ko lang, ito na-miss ko rin talaga to yung ube pandesal. Kasi last time, di ba? Pero thank you so much din sa panaderang gala. Ayan. And then, ito kay Ate Nat. Parang masarap, guys. Depende lang sa inyo kung ano mas bet nyo. Ganon. Pero kung gusto nyo sa Maynila, doon kay panaderang gala. Pero kapag nasa Imus kayo, kay Ate Nat. Ayan. Para... hindi sayang yung shipping fee. Medyo mahal ang shipping fee. Minsan mas mahal pa sa ano sa item, 'di ba? Nasaan ka? Hi guys, workout ulit. Yung anak ko, nakalimutan ko dumuli ng bagel, 'di ba? Kinukulit talaga ako. I'm sweating. Guys, pampalibang para naman ma-stop yung pag-iPad niya here. Ayan. Binubuo naman niya is rooster. Kaya yung sheep, yung horse, and yung cow. And then ngayon, rooster. Kumakanta-kanta pa yun habang nagpa-puzzle yan. Ganyan palagi. Hi guys! Kakatapos lang mag-workout. Ayun, thank God sa araw na ito. Nakaraos. Grabe. Thank you so much sa mga nagbayad na. And good news kasi, and good news guys, kasi magkakaroon na tayo na sure na stock na Get Glow set na on kailan ba? 20 and next week. Ayun, on Friday next week. So, thank God kasi dinamihan ko na ng sobrang bonggang-bongga yon and deserve na yung mga ilang piraso. So, magiging onhand ko kasi marami akong resellers talaga nag-aantay and nag-hoard na talaga. So, ang mangyayari is... ang tag ito? Konti na lang matitira. And, share ko lang sa inyo na magkakaroon na rin kami ng bagong aso on Sunday. Yung makapagsalita kasi parang may something ako ito. On Sunday guys, actually, di ba sinabi ko nga sa inyo, nagdadalawang isip ako kanina. Pero si Hugo, buong maghawal, walang tigil pagdating ko. Tapos kayo na inaantay na doon siya ng bigel, etc. Ganyan. And naisip ko, buti na lang nag-post ako and nag-post si Hines nakapag-decide na rin ako na sabi ko na siguro may purpose din. And may manakausap ako ng mga may mga bigel, like yung mga high school friends ko. Dalawa sila na may bigel. Ayun, okay naman yung feedback. Basta daw may multivitamins, yung pinapakain mo is hindi basta-basta ang food, basta kung saan lang. But ako, raraos ko talaga rin na more on dog food na lang kasi hindi man ako palaluto dito. So, ayun, dog food na lang ang papakain ko sa kanya or namin sa kanya. Tapos naisip ko rin na parang talagang noong umaga, as in, alam ko sumama yung loob ng asawa ko. Dahil ayoko talaga kasi ang dami kong hinanaing. I mean, hindi naman masyadong ano, pero hindi naman wala sa heart ko. Pero gusto ko rin talaga ng dog kasi nakakita kami sa Glorieta ng Beagle.
magjowa silang ano, magjowa silang parang silang lalaki, tapos nakutan kami, tapos nagbigla namin inapproach stranger, tapos nagtanong kami na parang ano pong ano yan, I mean gano ba ka, I mean high maintenance ba yan or what. Sabi naman nila kasi yung dog nila 6 months, sobrang pulido, I mean pino ng balat, ang ganda. Kasi tanong kami, hindi ko na-expect after ilang days si Daddy sumali sa mga group ng mga beagle. Tapos, maselan to. Nakakita siya talaga ng perfect ng gusto niya ng mukha ng beagle. Kasi ever since talaga, gusto niya talaga beagle. Nasabi niya na sabi, panagkita niya sa Hush Puppies, yung nakikita namin sa mall, gusto niya talaga yung beagle. So, yun na nga. Tapos, ang tawag dito, kanina, pagising ko, yun ang bungad niya sa akin, may nakausap daw siya, natawaran niya, etc. Ganyan. Tapos, sabi ko talaga, ang dami ko talaga sinasabi sa kanya, alam ko sa mga loob niya, sinasabi ko sa kanya na mahirap kasi, ano tayo, busy, saan iiwan, paano, pa ganyan. Pero alam niya, yun yung pag-uwi ko, tapos pinag-pray ko na, Lord, go ba ako? Kasi sa, ako inagaantay lang si Daddy ng desisyon ko. Kasi nga, I mean, kasi paano nga, naisip ko, paano pag, easy-go-lucky. I mean, on the go ako palagi, tapos busy na ako sa business, kay Hugo, lahat, time management, sabi ko, basta pagbibili tayo, ang dami kong condition, ikaw bahala, huwag mo ko expect, sabi ko pa sa kanya, huwag mo ko expect na 100% is mabaaalagaan ko talaga yan, kasi ako talaga, sa business ko pa lang, as in, thank God naman, kasi talagang busy talaga ako everyday. So, sabi ko, gumawa ko asahan, sa ganito-ganito. Tapos, ang dami ko sinabi sa kanya. Hanggang sa parang pag-uwi ko, tapos ang nagpa-touch sa heart ko na sabi nga ni Daddy sa akin na, kaya nga tayo binibless ni God kasi baka, ano, I mean, ito na yung talagang time na makakabili tayo ng beagle, etc. So, naisip ko na, oo nga, no, baka nga talagang siguro kami yung magiging parents, bagong parents ni Bingo, kasi yung papangalan namin sa kanya kasi gusto ni Hugo. Sabi ko nga, sige na nga, parang gusto naman ni Hugo, gusto talaga ni Daddy, sobra talagang iba yung gusto niya, pagka gusto niya. Na dapat kasi may iba pa kong bibiliin, pero sabi ko, sige na lang. So, or sabi niya, sige yun na lang, i-give up daw muna yun. Kasi ayaw namin ng sabay-sabay. Siyempre, iba rin siyempre yung meron kang hawak na money for emergency kahit na sabihin mong insured ka or may health card ka, di ba? Iba pa rin yung may sarili ka talaga and hindi nagagalaw yung mga iba mong pinag-iipunan. So, ayun. Tapos sabi ko, naisip ko na, oo nga, parang dun yung, parang yun yung sign na parang, oo nga, lumambot yung heart ko. Gusto ko rin naman talaga, syempre, kasi cute, tapos masaya yung anak ko, and then si Hugo may kalaro, tapos cute naman talaga ang beagle, guys, as in, di ba? So, tsaka yun, tsaka perfect siya sa amin na dog kasi nga hindi siya mabalahibo unlike Peanut, kasi si honestly si Peanut talaga cute din naman sana siya, kaya lang kasi na-allergy talaga si Hugo sa balahibo niya. So ayun, binigyan namin siya kay Ate Ludi, buti na lang ano. Tapos pero ito naman yung si Bingo is diba pulido naman or pino naman yung hair niya, so walang problema. Tapos ayun nga, tapos naisip ko na nga no, kaya naman namin i-provide yung needs just in case na, or kaya naman namin yung food ni Bingo and yung pang-maintenance niya. So sabi namin, baka rin will the Lord na para sa amin din talaga. Tsaka naisip ko rin na hindi naman ibibigay ni Lord dun kapag hindi mo kaya or hindi niya, or mapapabayaan lang. Never ever naniniwala ako na never ever magbibigay si God ng isang bagay na mapapahama ka or hindi mo kakayanin, di ba? Kaya niniwala ko na parang anak din yan, once na binigay ni God yan, God will provide talaga. So yun ang naisip ko, so sabi ko okay naman yung income, okay naman yung may pagsistaya naman si Bingo, so sabi ko sige, why not give ko ng chance. So mangyayari yung mga sinasabi ko kanina na bahala ka dyan, ikaw ang ano dyan, syempre sabi ni Heinz, para tayo mag-a-adjust, o nga naman, di ba? Adjust na lang. Siguro, syempre, hatian ko oras ng oras. Pero, which is okay naman. Kasi, importante yung masaya yung anak ko tsaka yung asawa ko. I mean, kaya naman lahat yan, di ba? At kakayanin. Wala naman, di ba? Masyado lang ako naging advance mag-isip or masyado kong paranoid na what if ganito pa nagkasakit, what if ganyan, tayo nga insured, tayo nga may health card, tapos yung aso natin wala, paano pag nagkaganyan. Yung mga ganun yung mga naisip ko, pero naisip ko na parang
sige, give natin ng chance and baka nga talagang will ni Lord na tayo ang maging for family ulit or maging family ni Bingo. So, sige, okay lang and ayun, support lang. I mean, alam nyo yun, kakayanin. Kakayanin mag-alaga ng aso na hyper since kami naman is active baka yun talaga yung para sa amin and binigyan na ako ng ano kaya siguro dumaan din si Peanut sa amin kasi pinaramdam ni God din sa akin kung paano pag may aso which is dati naman na kaya kaya lang siya hindi na napagpatuloy dahil kayo kung nga nagka-allergies din siya and nung time na nung Feb sobrang busy kami wala talaga kami most of the time sa bahay so ayun yun, may purpose so baka ngayon mas okay na much better na kami maging family ng isang dog so why not give it a try guys diba? And yun lang naman nasa isip ko pero kanina talaga napaka-negative ko. So, ayun, but sobrang happy and excited na ako ngayon and sabi nga ni Daddy, gusto niya kapag bibili kami yung bukal na sa heart ko, which is naging sign din yung mga friends ko na may beagle, kaya sabi ng friends ko go na yan kasi ang dami kong tanong sa kanila pero nasagot nila in a positive way, so maraming salamat and sobrang thankful ako sa kanila kasi dahil sa kanila, nagkaroon din ako ng hope na mali yung iniisip ko. So, sobrang thank God kasi may mga tao rin ako nakausap na right people na para makapaintindi sa akin na sige na, go for it. Ako bahala dyan. Parang ganun sabi ni Lord. So, sabi ko, sige, go na. Go na namin. Kaya dapat Saturday yun. Eh, busy ako kasi magbe-business ako ng Saturday. So, adjust. So, Sunday namin kukunin yung aso. And bibili kami ng food niya. Tapos, itingin ako tomorrow or Thursday ng hindi cage eh. Para siyang lalagay. Di ba may space kami dito? Since di pa kami nagpa-prenovate ng bahay, may space pa dito. So, gagawin ko siya ng parang fence yata yung tawag. Not sure kung tama yung bird na yon. So, ganun na lang gagawin ko. Ayun. So, wala. Give natin ng chance. And syempre, ako, adjust kami ni Daddy. Adjust sa schedule, sa pag... Basta, kaya naman yan eh, di ba? Wala naman tayong hindi kakayanin basta gusto natin. So, ayun, adjust lang. Sa tama nga si Heinz na, syempre, pag may aso, adjust tayo. So, sige, go. Di ba? So, ayun lang naman yung update ngayong araw na to. Wala ko masyadong mapakitang vlog, but siguro, and then gagawin ko rin siguro, gagawin ko ng content yung pag-aalaga ng Beagle kung ano siya for a week. Ganon. Siguro gagawa. Gusto nyo ba yun, guys? Gagawan ko kayo ng ano ba ang magiging attitude. Tsaka sabi nga ni Daddy, tama nga naman din siya na iba-iba yung attitude ng mga aso. Which is talagang, well, given the fact na yung Beagle is, syempre, hyper. But tingnan natin kung ano magiging attitude niya kasi iba-iba naman personality yung mga aso. So, give natin ang chance, di ba? I mean, sabi ko sa kanila kasi parang kanina, di ba, ang dami kong negative thoughts. Tapos parang pag-uwi ko, tapos marami ako nakausap, like sila Marco, yung mga classmates ko, parang nabago yung pananaw ko na, sige na, kasi okay naman yung mga dogs nila. Tapos wala naman silang anything na negative na nasabi. So parang sabi ko, try din natin. Tsaka baka din tayo yung nilaan ni Lord na family ni Bingo. And sabi nga, tsaka yung sinabi mo sa akin na binibless nga tayo ni Lord, imposible hindi natin mag-provide yung needs ni Bingo. Parang dun ako parang, okay, sige, ito na yung sign, Lord, na sige, go, pushan natin. Which is ako naman. Diba, wala naman ako problema isang, talaga mag-alaga ng aso. Yung isang malaking sign, nakita natin siya sa Makati. Oo, yung sabi ko nga, na may parang lumapit na lang tayo. Nagulat nga yung dalawang mag-jowa na parang sabi namin, sabi ni Hain, ano lang may tatanong lang. Yung gawa lang tayo, lumapit kami sa kanila. Kasi tapos, yung Beagle na yun, guys, as in, gustong sumama sa akin. Dinilaan lang ako, tapos dumadampa sa akin. Tapos, sobrang cute talaga niya. As in, tapos naka-stroller siya. 1 year old na ba yun? 6 months. Six months daw. Yun. So, wala lang. So, sabi ko, sige, go for it. Kaya, yun nga. Siguro, blessing na rin talaga. And, timing. Very, ano, diba? Timing din talaga. Very timely rin na napunta siya sa amin. Kasi, basta kami na nakakalam kung bakit. But, thank God sa blessing talaga. Pag-okay na siya. Pag-okay na siguro yung panahon and all. I mean, pwede siyang talian. Mm-mm. Takbo kami sa Sita Italia. Oo, sama namin sa pagtakbo-takbo kasi very active daw talaga yun. So, ayun. Wala lang siguro binigitin si Bingo sa atin just in time talaga.
So ayun, dati wala. Diba, di pa kaya, di ba? So dati kasi hindi pa kaya kasi marami pa kaming bills, marami pa kaming priorities, ganyan, and hindi naman ina-expect na mga yan. So siguro may purpose yun kung bakit nga, tama si daddy ko, may purpose yun kung bakit tayo binabless ni Lord kasi. Yun nga, may ganito palang ganap. So ayun lang guys, tomorrow na lang. Thank you so much guys for watching. And God bless, on Saturday, marami tayong available na design ng pajama. And yung soaps ko, sobrang thank God kasi every week may resellers talaga ako. Maraming salamat. Hindi ko lang napopost yung iba kasi yung ibang reseller ko, may iba silang sticker. Kaya, ayun, hindi ko sila napopost sa active resellers kasi may iba silang brand, may iba silang binibenta. Ayun, may pinagbibentahan. But, thank God kasi ayun, every week talaga simula nag-start ako. Yeah. Yun, may blessing talaga. Yun lang guys. Basta yeah. Thank God sa araw na to. Yeah. Thank God sa lahat-lahat. So good night guys. Kinaya mo sa kanila na, no? Kinaya mo sa kanila na nag-search ako ng maraming isyan yung tango natin. Yun nga, sinabi ko rin na sobrang selan mo. Tapos nag-search ka ng basal look. So kasi very, ano si daddy eh. Very meticulous sa talaga. Saka nag-negotiate talaga yung price. Talagang, may discount naman. So maraming salamat. Mahal pa rin siya pero kahit pa paano, may discount pwede na. Kaya naman. So madedelay muna ang mugs ng kotse namin. Kasi inuna muna namin yung dog. Ayan, so kasi pag magpalit kami ng mugs, palit din ng gulong. Actually, magastos pa rin. Mas magastos naman yun. Pero sabi ko, sige, go for it. Kakayanin. Then, just this corner na yan. Habihin po. Hindi ba siya matutulog? See guys. O sa room? Sa room. See guys, bukas na lang talaga.